So, ayan. Nagsimula na siya umikot. Sa huli. Ayan, tapos na. Washing machine is a Samsung automatic washing machine, inverter daw, and then capacity niya 10 kilograms. So, and maglalagay ka ng sabon, make sure hindi aapaw dito. So, kung saan pa siya talagang dagdagan, after na lang, dito may natagal. Ito naman magandang pupunuhin, para itong ang design nito is yung 3D cup. Pag umabot sa latches na to, dyan, madedrain siya automatically. Kasi magkakaroon ng vacuum fill. So, bababa lahat. So, ayun. Tingnan maglaba. So, pagka, ito yung gripper namin. Set na, pass. Tapos, yung drain namin, ito, CR. CR siya. Normal ako, pag naglalaba ako ng ganito na dark color, normal lang. So, nakaset ng 18 minutes. Isang banlaw. Tapos, 5 minutes na ano, na dry, pero ako ginagawa ko yung knife para madaling matuyo. Paano ba? Ang mabigyan lang ma-justify yung title na paano gumamit ng Samsung na washing machine. Yan, may normal, super clean, aqua preserve, color dark, delicates, baby care, towels, bedding, quick wash, jeans, rinse plus spin, at saka eco tub clean. Ito lang bahala. Lahat naman yan ay meron sa ano, sa manual. Kaya maganda basahin niyo yung manual. Huwag niyo itapon. Kasi dati nung una, ginamit ko ito. Lahat yung try ko. Kaya ang tagal maglaba. Minsan mag-almost 3 hours. So, yan. Ganyan lang ako mag-set. Start yan. Tapos, usang ikot-ikot. Yan. Determine niya how much water should be adequate sa load na to. Yung terminal system. Tapos ako, ito, nag-air turbo ako for at least 15 minutes sa deep softener. Effective siya. Sobrang effective. Bumabango talaga kahit ganun lang na amount ng popcorn yung ilagay natin. So, paano pa ka? Bigyan ko pa kayo ng ibang tips. Pag naglalaba ako ng mga beddings, mga kumot, ganun. And ano, syempre, beddings pinipili ko. Tapos, minsan dinadagdagan ko na lang ng banlaw. Ito. So, mamaya pa nagkaroon na to, I'll discuss kung ano yung napili na machine. Ayan siya, ikot-ikot. Dinadetermine niya kung gano'ng kabigat. Tapos minsan, maano-ano pa, nagdadagdag pa siya along the way. Pag parang nahihirapan yung motor. Ayan, wait lang natin. Tagal niya mag-isip. So, ano daw ba yung mga digital inverter, wobble. So, ayan. Ayan na, nakaset na siya. Na water level ay number 8. 24 minutes siyang lalabhan. Ito, nakaset lang ng isang banlaw. Automatic yan pag normal, pero pwede mo yung dagdagan. Siyempre, mag-a-add yung hours and time, pero ako tamang isang banlaw na lang. Tapos, yung dryer ko 9. Tapos, parang additional 15 minutes para sa dryer. So, yun siya. Ito, so, fill na tubig yung sa may sabon. Tapos, pag nabot na yung desired amount ng water for level 8,
Ibigin siya. And then, gagawin niya rin yung thing niya. Maglalaban na siya. So, ayun. Ano pang madidiscuss ko sa washing machine na to? Ayun, pumili ako ng base wrap. Para pag minumulog ko siya, madali lang. Tanggalin ka lang lock. Tapos, suksob lang kasi medyo mabigat to. Medyo mabigat. Kung bubuhatin mo. Delay end. Ito yung pag gusto mong magdagdag ng oras. Para nga rin, naglalaba ka. Eh kung after 1 or 48 minutes, wala ka pa. Wala ka. Umalis ka, di mo agad masasampay. Pwede mo itong gamitin. Di ko lang alam kung ilan yung may dadagdag nito. Intensive wash naman. Ito yung mas matagal yung paglalaba. Tapos yung algorithm ng system niya, kung paano yung paglalaba. Ganun din yung deep softener. So, sa deep softener, meron siyang different kind of algorithm na kahit ganun lang yung amount ng fab ko na nilagay ko kanina doon, sobrang bango pa rin niya. And take note, itong washing machine ito, pwede ito ng liquid detergent or powder detergent. Kami powder ginagamit namin. Kung tatanong kayo, ano yung sabon namin? Surf. Tapos ginagamit ko ng Fabcon ay Comfort. So, ayan. Nagsimula na siyang umikot. Ayan, may sabon na yan. Mamaya-maya, magiging mabula na rin siya. Pero, as you can see, tumatakbo pa rin yung tubig. What does it mean? So, it means na hindi pa rin niya naman naaabot yung desired water level na level 8. Pero, sinisimula niya maglaba. Masipag kasi siya. And then, just a myth buster siguro. Sabi nila malakas daw sa tubig yung gantong washing machine. I think, hindi naman. Sinasabi nila kasi nasasayang daw. So, eto, di ba? Meron tayong shot of blood dito. Nag-gripo natin. So, continuous lang yan ang nakabukas. Continuous lang nakabukas. And then, sa loob niyan, ay tumatakbo through the hose. Pero, sa loob na mismo ng washing machine, pag hindi niya na kailangan ng tubig, meron siyang shot of valve sa loob. So, kahit nakabukas to, tapos nakasara yung loob, walang matatapon. Hindi siya magtutuloy-tuloy. Na sinasabi ng iba, natuloy-tuloy daw. So, yun lang. Share ko lang yun. Hindi ko din alam yun dati. Nalaman ko lang nung bumili na kami nito. So, ano pala? Tip pala. Paano ba namin ito napili? Nakakatuwang experience lang. Kasi pangako ito kay Megan, bibilan ko siya ng washing machine kasi nasira yung washing machine sa kanila. And then, so nung Christmas, nagkaroon tayo ng konting blessing. Nagtanong kami sa Anson. Sabi ko, boss, magkano yung washing machine daw? Ganito sir, itong presyo. Biniro ko. Boss, wala naman tawad yan. Mukat mo, mas sinabi ba naman sa akin, ano? Teka lang sir ha, papakompute natin. So, after mga siguro 1 to 2 minutes, bumalik siya doon sa pinakatayo, sa mga sa loob ng Ansons. Sabihan ko, sir, ganito yung pinaka the best price. Basta cold cash, ganito yung presya namin may bibigay sa'yo. Ang nangyari, parang naka-discount kami ng 2,500 to 3,000. Diba? Malaking bagay. So, kung nagbabalaki yung bumili ng ano, appliances. Hanap kayo ng mga appliances na nagbibigay ng magandang deal, lalo kung cash nyo naman sila bibilin. Diba? Kasi malaking bagay din yun na makakatipid tayo. Lalo na ngayon, mahirap ang panahon. Mahal ang bilihin, diba? So, ayun lang, share lang. Sobrang tuwan-tuwa na ako. Every time pupunta kami ng mall, tatry-try kami magtingin-tingin ng gamit or what, if ito din naman kami bibili. At ano, best price nyan? Pinaka nagbibigay ng magandang presyo is napagdahan ko Anson talaga, Ansons. Maraming branch yung Ansons, so ayan, try nyo lang. Dito sponsored ah, based on just my own experience. So ayan, ayan, lapot nyo na yung level na 8, tumigil na yung water natin. So kasi hindi ko pala siya pinapatay, bukas pa rin yan. Kusang namamatay sa loob, meron siyang shot of valve sa loob. So ayan, simula na siyang maglaba. So ito, naka one rinse tayo. So meaning, isang beses siya babalawan. And then, isang pang set ng banlaw for the Fabcon. So, technically, parang dalawang banlaw yung nangyayari. Kaya, enough na yung isang banlaw. Pero kung mga heavy talaga yung damit, feeling nyo sobrang dumi, pwede nyo gawing dalawang banlaw, ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kasi ito, yung time, pwede nyo rin ito itaas. Pindutin nyo lang pindutin. Pero ako, hayaan ko lang na 24. So, water level, ganun din. So, ayoko lang pakailaman, tataas kasi yan, bukas na naman, baka mabaliw na sa akin yung washing machine. So, I hope matulong sa inyo yung share ko na personal experience sa washing machine namin.
Natuwa ako, sobrang natuwa ako on this purchase. Pang lalaki ito eh. Kulay black. Okay, salamat. Like and subscribe sa channel natin. And pa-share na lang din for more videos. So, ayun no. Saktuhan natin. Bumukas ulit yung valve natin kasi siguro na experience ng system na mahirap ikutin. Nagdagdag siya ng tubig. Automatic yun. Huwag yan matatakot. Tapos mamaya, pag malapit ito matapos, maglaba, magsabon, bigla siyang babagal. Babagal talaga siya. Parang pinabalik-balik niya bago niya i-drain. So, normal yun. Huwag kayong matakot kasi ako na natakot ako. Akala ko nasira ako. Or what? Kasi pag malapit na matapos itong sabon, ang palatandaan nun is yung ikot niya, babagal. Tapos, bigla titigil. Magbabalik-balik left and right. Clockwise, counterclockwise ka nun. And then, pag tigil nun, automatically magde-drain. So, yun. Yan pala nga pala, yan. Ngayon, naka 1 hour and 43 minutes. So, after 1 hour and 43 minutes, tutunog ko. And, yun, may sasampay ko na siya. So, yan. Tapos na yung paglalaba natin. So, normal yan. Bago niya tapusin yung oras, parang ginagalaw-galaw niya ng konti. Just to make sure na talagang na-drain na mabuti yung tubig. Tingin natin, magpaproduce yun ng distinct na audio. Baka pala nagtataka kayo bakit naka 30 na to. Sinet ko ng 30 minutes, makakasimulan. So, para matuyuan ako. Yan, so yan. Kapagkada magtapos na yung stage, mawawala. Ito yung sa wash, yung pagsabon, oras, yung sa banlaw, so ito yung dryer, sa huli. Yan, tapos na! Diba? Ganda ng sound trip. Alam mo, pagtapos na. Okay, so, ayan, maglaba na tayo, pumunta yung colors, sasampay na lang natin. So, comment lang kayo kung may gusto kayong malaman pa about sa washing machine na ito, nagbabalak yung kayo bumili, para makamatulungan po kayo. Salamat!